Kaya sabi ko nga, nakakatakot pumunta. Tsaka pagkagabi dito, Pastor, ang daming putukan dyan sa may Grand Park. Narinig namin, hindi nga kami matulog ni Stephen. Pero pinalis na ata po yung ano, National Guard. Pero pagkabi, Pastor, ang dami pa rin putukan. Di ko alam kung ano yung putukan na yun. Diyan lang sa may temple. Baka nagrarally pa rin yung ano iba. Nagrarally. Isa usually hanggang 12, hanggang 1 ng maga, ang ingay pa rin. Naririnig kasi dito eh. Kaya hindi kami natutulog eh. Okay naman magrally, basta wag lang, ano, wag lang magulo. Tsaka yung mga police cars, ang daming dumadaan dito, mga bumbero. Kasi dapat naman talaga mag-rally dahil yung nagawa kasi ng ibang mga pulis, ano? Grabe naman talaga. Itaga ng mapa naman sa leg yung tao. Kaya lang, yung panglulot, yun hindi tama. Ay, mali naman yun. Kasi kawawa naman yung walang kinalamang mga maliit na negosyante. Yun nga eh. Pero yun nga po sa nung May 25 ba yun, start ng reopening ng jewelry center sa downtown. Yun yung time na sinabi ni Mary Ann, meron daw isang Jewish store doon. Tinutukan ng baril, kinuha lahat yung mga diamonds. Ayun, mahirap. Rugi agad hindi yun na, eh. Hindi na protesta yun eh. Oo, yun nga. First day, Pastor, nang nagbukas lahat ang mga jewelry store sa downtown noon. Yung pinakita ko sa picture, yun, nagbukas sila noon. Rambong na, no? Hindi na siya protesta. Basta okay naman yun. Healthy nga yun eh. Yung pinakamagandang protesta nangyari nung 1986, yung EDSA Revolution, wala namatay. Ay, sa atin? Bloodless Revolution. Nasa Philippines pa kayo nung, Pastor? Opo, no. Ay, pumunta po kami nun eh. Ay, naalala ko nun. Yung mga tao, nagbibigayan ng pagkain. Kakantahan. Parang nag-picnic lang yung tao sa EDSA. Naalala ko na pumunta. Sa ano po, Marikina? Yung Pastor. Nasa Marikina. Ako naman, Pastor, yun yung time na buntis yata ako kay David sa pangatlo. Mm-hmm. Tama yata yun. Tapos ano, yung Tora-Tora dumadaan sa bubong namin. Tutukan sa Camp Crummy, rinig na rinig. Diyos ko. Eh wala pa akong, wala yung husband ko pa noon. Talaga na ina-atake ko ng nervous to. Oo. Tora-tora na galing. Makita mo yung... Oo, oh, makikita mo yung tora-tora lang sa bubong mo. Di siyempre kakabahan ka noon. Yeah. Sige po, magsimula na tayo. Mm-hmm. Ilan na tayo, Pastor? Naka-unlock naman. Pwede silang pumasok anytime. Oo, sige, manalangin po tayo. Tita Fe, kindly lead us into prayer po. Okay. Can you hear me, Pastor? Loud and clear, Sir. Yes, Tita. Hello, Tita Fe? Tita Fe, hello? Di yata nakamute? Hello, Tita Fe. Kindly unmute po your... Yeah. Can you hear me now? Okay. Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus Christ, praising you, O Lord, O God, and thanking you for the mercy and the grace that you have for us. We thank you, Lord God, because we are bathed with your goodness, O Lord, with your strength, with your power, O God, with your blessings from day to day. And now we are here together, gathered, O God, to learn more of you. It's time that we meet, Lord. We ask that you come and visit us with your Holy Spirit of the Lord so that we will receive wisdom as we divide the word through our teacher and pastor, Pastor Jeff. In the name of Jesus Christ, bless and anoint our lesson tonight. And we thank you and praise you, Lord, for the food that you will have offered us before the supper, your supper, or our supper table, and so we can sup and be blessed and be satisfied in the name of Jesus Christ, and we will have renewed strength and faith and hope through Jesus Christ and the study of your word. In Jesus' name we pray and thank you. Amen. Amen.
So, balik po tayo. Welcome sa 4 midweek mini-series natin, yung Joseph the Dreamer. Ayan, siyempre, nung part 1, pinag-usapan natin. Yung naginip, nainis yung mga kapatid niya sa kanya, hanggang sa hinulog siya sa bangin, hanggang sa binenta siya sa mga slave traders, napunta siya ng Egypt, napunta siya kay Potiphar, nakursunadaan siya ng wife ni Potiphar, napagbintangan siyang rape, tapos nakulong siya, at doon sa kulungan, merong dalawang pinakulong din si Pharaoh, ininterpret niya yung dreams ng dalawang yon, yung butler at saka yung baker, hanggang sa nakalimutan na siya ng butler. Ngayon, doon sa part 2, naalala siya ng butler kasi nagkaroon ng dream si Pharaoh. So, kailangan niya ng interpreter. Wala makapag-interpret, no? Kahit yung mga magician, mga sage nung sa Egypt, wala makapag-interpret. So, pinatawag si Joseph. Hanggang sa sabi ni Joseph, ininterpret niya, nako, yung dreams niyo, merong famine, tapos merong may sagana. So, sabi ni Pharaoh, para maghanda tayo dyan, kailangan natin ng governor. At wala nang iba na best fit sa role na yan. Ikaw yun, Joseph. Dahil nasa iyo yung presence ng Diyos. So, yun yung nangyari. From prison, napunta siya ng palace. Ngayon, sa part 3, pag-usapan natin ngayon, Joseph, the Prince of Grace. No? Siya yung brother's keeper. Siyempre, sa part 4, next week, tatapusin na natin yung JTD, Joseph the Dreamer series natin. Pag-usapan natin yung Joseph anointing. No, kumbaga, pag magpipray ka, hingi ka ng Joseph anointing sa Lord. Siya yung the forgiving, blessed ruler. So, ngayon, part 3, Joseph, the Prince of Grace, brother's keeper. Tatanungin ko po kayo, pag sinabi pong grace, ano po ba yung intindi nyo? Anong ibig sabihin po ng grace or gracia? Kumbaga, ayan, may dumating na gracia. O kaya, ay nako, disgracia yan. Parang gano'n. Pagka kayo po ang tatanungin, ano po, paano nyo po i-define sa sarili nyong words yung word na grace? Ayan. Go ahead po. Si Tita, Sister Fe muna po. Si Fe. Si Sister Fe. Sister Fe. Sister Fe, kayo na. Ah, sige. Sa akin, Pastor, yung grace, yun yung parang mga favor na binigay sa'yo na hindi mo naman dapat, hindi ka naman deserving, pero dahil sa pagmamahal ni Lord, ibinigay sa'yo. Unmerited favor, sabi nga. Unmerited favor. Kapag ka sinabi na, naalala ko eh, pagka sinabi mo daw na mahal mo yung asawa mo, dapat may karugtong by the grace of God. Ayun po, Tita Fe, ano pong definition ng grace? Tita Fe Dumo. Baka po na-mute po kayo ulit. Ay, hindi niyo ako marinig? Ah, ayan na po. Narinig. Pero okay na, Tita. Okay na po. Ganon din, katulad kay Sister Fe, the good things we receive which we don't deserve, unmerited. Unmerited. Yeah. Pag sinabing unmerited, eh, kumbaga, hindi mo dapat mapasayo, pero napasayo. Di ba? Yeah, you don't deserve it. Ang isang bagay na we don't deserve it, eh, kasi nga, makasalanan tayong lahat, yung katawag na grace. Pagka may magandang acronym ako nakita niya, sabi dito, God's riches, no? Riches of Christ. Biyaya ng Diyos, kayamanan ng Diyos, pagpapala ng Diyos, at Christ's expense. No? Dahil kay Kristo, nagtatlo. Diba? Ganda siyang acronym. Sabi niyo nga, grace is unmerited favor. Grace is something we all desperately need. Kailangan natin, pero we don't deserve. Pero binigay. Yun nga yun, yun yung grace. Hindi mo deserve, pero binigay. Ganito yung ginawa ni Joseph. Eh. Hindi deserve ng grace ng mga kapatid niya. Pero binigay niya.
word na grace, it is mentioned 125 times sa English translation in New Testament. Sa Luke 10, yung Good Samaritan, the prodigal son, woman caught in adultery, kay Zacchaeus, woman at the well, eh, syempre, the most beautiful, no? Grace na pinakita, yung Jesus dying on the cross. So, alam niyo po itong song na to, Amazing Grace. Ito, pinaka-popular na kanta about grace. Sabi ito, saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, now I see. Actually, parang ni-remake to ngayon. No? Nilagyan pa nila ng magaganda rin na lyrics. My chains are gone, my been set free, my God, my Savior has ransomed me. No? So, kung titingnan natin lyrics ng kanta na to, eh, talagang kakaiba tong word na grace. Alam niyo, sa Genesis 42, nagutom at dumating na yung famine. At yung mga kapatid ni Joseph, kailangan na nilang pumunta doon sa Egypt. Sabi ni Jacob, o anong tinutunga-tunga nga niyo dyan? Why do you just keep looking at each other? I've heard that there is grain in Egypt. Go down there and buy some for us so that we may live and not die. Punta kayo sa Egypt para hindi tayo mamatay, para makakain tayo kasi nagkukutom na sila. So, napansin ko lang po dito, there is salvation in Egypt. Imagine nyo, yung Egypt kung saan para kay Joseph naging place of slavery niya. Pero na-turn around, naging place of salvation niya. At the same time, naging place of salvation ng lahat ng tao. And si Joseph, kumbaga, naalala ko lang si Joseph at si Mary nung bata si Jesus. Naging place of salvation din nila ang Egypt. Kasi they ran away, di ba? Tumakbo sila kay Herod kasi pinapapatay yung mga 2-year-old and under na batang lalaki. So, pumunta rin sila ng Egypt. So, dito, pinapakita lang na hindi naman talaga sa lugar eh. Ang importante, kung nasaan yung Espiritu ng Diyos. Now, the Spirit of God is in Egypt. The Spirit of God is with Joseph. Oh, for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kumbaga, importante. Kasi, kaya naman nandun yung Spirit ng Lord sa Egypt, not because for Egypt, but because of Joseph. So, kumbaga, importante na ano natin eh, ma-realize natin na ito yung kailangan na isang lugar. Hindi yung ganda ng lugar, hindi yung kasama ng lugar o kabutihan ng lugar. Ang importante dun sa lugar, yung Espiritu ng Diyos. Yan po. Ayan, so ano nangyari? Eto na, yumuko na, no? Sabi dito. So when Joseph's brothers arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. Ito yung kinaiinis nila eh, na ano ni Joseph eh, na panaginip ni Joseph, nangyari na. So lahat sila nagbow down na. So kitang-kita no na parehas sa parehas kay Jesus, no? Si Jesus kasi meron siyang prophetic vision na someday daw, no, sabi ng kumbaga, every knee will bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Parang kay Joseph, nagbow daw yung mga kapatid niya. So, ano yung mga sunod nangyari? So, dito, tinest ni Joseph yung faith ng mga kapatid niya. Sabi niya, spy kayo, no? Kayo yung mga spies, no? Hindi kayo, mga tinitingnan nyo yung lugar namin na unprotected. Baka lulusubin nyo kami. Pinagbintangan niya kunyari yung mga kapatid niya. Alam nyo, tinitingnan niya kasi kung nagbago na yung mga kapatid niya. Kasi binenta siya. So tinitingnan niya kung nagsisinungaling pa rin yung mga kapatid niya. So anong ginawa ni Joseph? Sabi niya,
you are spies, no? And this is how you will be tested. Sabi niya, as surely as Pharaoh lives, you will not leave this place unless your youngest brother comes here. Kasi gusto niyang makita yung kapatid niyang bunso, yung kanyang full-blooded. Mahal na mahal niya yun. Mahal na mahal niya yun. Eh, siyempre, bunso niya. Tsaka kapatid niya yung kay Rachel, eh. Yung favorite wife ni Israel. Diba po? So, ang ginawa niya nga, sabi niya, sige, umuwi na kayo. No? Tapos yung mga, ang bayad kasi niyang, ng mga Hebrews, para doon sa binili nilang grains, pilak. Ang ginawa ni Joseph, pinabalik ang pilak doon sa mga sako nila. Tapos pagdating nila, nakita nila, ako bakit nandito to sa sako to, mga pilak na to, patay na naman tayo dito. So pumayag na si Joseph, tay iwan na lang yung isang kapatid nila, si Simeon. And then yung siyang pinauwi. Kaya pagdating nila sa tatay nila, naku po, paano natin ipapaliwanag sa tatay natin? So, sabi ng mga kapatid nila, ayan, ako, no? Sabi ng kapatid niya, inuusig na tayo nun. Kumbaga sa word na karma, kinakarma na tayo. Ayun po. Ayun nga, liwanagin natin, no? Kayo po ba, ano po ba intindi niyo sa word na karma? Anybody po? Kasi madalas sa atin naririnig yung word na karma, eh. Curse? No. Curse po, no? Na, kumbaga. Kasi yung word na karma nanggaling yan sa Hinduism, eh. Na kung saan, ang ibig sabihin, kapag may ginawa ka, kakarmahin ka, babalik sa yung ginawa mo. No? Kumbaga, literal. Yeah. Halimbawa, nang bato ka, babatuhin ka rin. Parang gano'n. Mm-hmm. Sa atin, iba naman yung ibig sabihin. Kumbaga, meron tayong parang same principle ng karma, pero ang nakalagay sa Bible ay what you sow is what you reap. Pastor, question. Apo. Pastor, pag tinabihan mo ba yung tao, makakarma ka rin? Nag-curse ka ba nun? Apo. Kasi diba pag kami gusto gumante, sabi makakarma ka rin. Kini-curse mo ba siya? In a way, yes. Kasi indirectly, yes. Kasi we're not supposed to, pronounce a curse. Nakalagay sa Bible, the vengeance is the Lord. So, hindi tayo ang mag-equalize. Ang trabaho natin ay magsumbong sa Diyos. Tapos ay hayaan natin ang Diyos na kumbaga mag-ayos ng problema natin. Huwag natin sabihin na gano'n na makakarma ka. Kasi ibig sabihin kasi literal na kumbaga ninakawan mo ako, mananakawan ka rin. Parang gano'n yun you're wishing na masama doon sa kalaban, sa kapitbahay. That's a good question. Very good question. Si Joseph, kasi minsan pag may nangyaring masama, ayan, nakarma ka na. Diba? Totoo yan. Si Joseph po kasi hindi niya wini-wish na maging, actually, makikita niya yung kindness niya. Nag-provide pa siya. Ito kasi sineset up niya lang, tinetest niya yung faith. Hindi niya wini-wish na kung ano yung naranasan niya, ayaw niyang mangyari sa mga kapatid niya. Pero itong mga kapatid nila, akala nila, tayo. Sabi nga dito, they did not realize na Joseph could understand them since he was using an interpreter. Kasi ang salita nila, Hebrew eh. Ang salita ng mga Egyptian, most probably Arabic kasi salita niya lang Arabic eh. Eh, si Joseph gumagamit ng interpreter. Kunyari, hindi niya naiintindihan. O edi, ang sakit-sakit sa loob niya na naririnig niya, nag-aaway yung mga kapatid niya na pinag-uusapan siya kasi alam niya na siya yung binenta eh. Diba? Sabi dito, he turned away from them and began to weep. Iyak siya ng iyak. No? Kumbaga, at kinuha niya si Simeon at
At yun ang inano niya. So dito, pinabalik niya yung ano yung silver do sa mga kapatid niya. Tapos dito, pagtigil nila, nakita nila nga na yung silver nila nandun pa rin. So their hearts sank and they turned to each other trembling and said, what is that that God has done to us? Patay tayo, hindi na natin makukuha si Simeon, yung iniwan natin doon. Kasi yung pilak nandito. Kumbaga, bakit nandito yung pilak sa ano, yung binayad natin nandito? Kumbaga, so magagalit yung governor sa atin. So, pagbalik nila kay Jacob, so yun, nagalit si Jacob. No? Kasi nga, ay hinihingi yung anak niya, si Benjamin. Eh, sabi ni Jacob, hindi ko papadala yung anak ko dyan. Maganda dito, nag-step up na yung mga anak ni ano. Si Reuben, yung panganay, sabi niya, sige tatay, pag kami nangyari kay Benjamin, kasi kailangan namin bumalik eh, kailangan namin yung pagkain dun eh. Mamatay tayo sa buto, mauubos din yung daladala nila. Pag may nangyari kay Benjamin, pasama mo sa akin, pwede mong patayin yung dalawa kong anak. Doesn't make sense, di ba? Although he's trying to be more, parang ina-assure niya yung tatay niya, pero paano papatay na Israel yun eh, apo niya rin yun, di ba? So lalo siyang nawalan. Di ba? So sabi ni Jacob eh, my son will not go down there with you. Sabi niya, patay na yung kapatid niya, ito na lang naiwan sa akin. So, ayun. Pero, sabi nga, may kasabihan tayo, pag kumalaman sikmura, kumakapit sa patalit. So, eto na. E meron silang second journey to Egypt. Sabi ni, kay si Jacob na actually nagsabi. Sabi niya, go back and buy us a little more food. So, pinababalik niya yung mga anak niya. Sabi dito ni Judah, eto, nag-step up din si Judah. Sabi niya, hindi kami makakabalik dun kapag hindi namin kasama si Benjamin. So, sabi ni Israel, nako, ano ba naman kayo? Why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother? Ba't niya sinabi kasi na may isa pa kayong kapatid? Sabi nila, eh, may malay naman namin. Tinatanong lang kami, nasagot lang kami. Eh, hindi nila alam, sineset up sila ni Joseph. So sabi ni, you know, ni Judah sa tatay niya, no? Send the boy along with me and we will go at once so that we and you and our children may live and not die. Oh. So, sabi ni Israel, if it must be, then do this. No? Manuhol tayo, sabi ni Israel. Suhulan natin yung gobernador sa Egypt. Put some of the best products of the land in your bags and take them down to the man as a gift. Little balm, little honey, spices and myrrh, pistachio nuts. Oh, masarap to, ah. And almonds. So, no, dalan nyo doon para ano, magkasuhulan natin. Tapos doblihin nyo yung silver. Sabihin nyo, yung silver na binigay, eh, dodoblihin nyo. Hindi nyo naman ninakaw yun, kama. So, ano nangyari? Pumunta sila ng Egypt. No? At sabi ni Joseph, take this man to my house, slaughter an animal, prepare a meal. They are to eat with me at noon. So ano ibig sabihin? Fiesta. Kita niya, kindness pa rin yung pinakita niya. Pero tingnan niyo yung paranoia ng mga kapatid niya. Sabi ng mga kapatid niya, nako, we were brought here because of the silver that was put back into our sacks. The first time, sabi niya, he want to attack us and overpower us and seize us as slaves and take our donkeys. So, masama pa rin yung iniisip nila. So, ang ginawa nila, humingi sila ng tawad kay Joseph. Sabi ni Joseph, huwag niyo naintindihin yun, sabi ni Joseph, kayo matakot. Your God, the God of your father, has given your treasure in your sacks. Actually, sabi niya, natanggap ko yung silver eh. Siyempre, sinungaling lang siya. So, nilabas niya si Simeon. No? Yung kanyang naiwan ng mga kapatid. Tapos kumain sila. No? At maganda nito, nung kumain sila, pinakitaan niya ng kindness. Kayo po, tatanong ko kayo. No? Hi, Tita LV. Kamusta po? Ano po ang... kumbaga, kaya niyo bang magawa yun sa taong nakasakit sa inyo, nakagawa sa inyo ng hindi maganda? Pakitaan niya pa ng kindness. No, kasi si Joseph, puro kindness yung pinakita niya dito. Pinakain niya, pinigyan niya ng
binalik niya yung sticker, pinadala niya ng pagkain sa, alam niyo po, kumbaga, lahat ng kindness nakita kay Joseph. Kayo po tatanungin, ano po yung inyong masasabi dito? Nakalagay kasi sa Bible, ano eh, love your enemy. Na-exemplify ba ni Joseph dito? Pasado ba siya? What do you think? Sa akin, Pastor, siguro kung may gumawa sa akin, kasi nangyari sa akin yan nung bago dating ako rito sa US, siguro kung ganun, mahirap magpatawad, pero mag-distance ka na lang muna sa kanila. Mm-hmm. In due time, nag-pray mo lang na una kang i-heal sa galit mo para magkaroon ka ng forgiveness. Siguro, as time pass by, makakapag-forgive ka rin. Mm-hmm. Kasi napapansin... Pero not at that moment. Napapansin niyo si Joseph, nasasaktan pa siya dito eh. Naalala niya pa eh, di ba? Pero nangingibaboy yung pag-ibig niya, yung kindness niya. Kasi makikita mo yung kid Joseph, yung principle niya ng pamumuhay, you will see the picture of Jesus eh. Na in spite of tayo, na-offend natin ng Diyos araw-araw, pero yung kindness ng Diyos nandun pa rin eh. Di ba po? Kumbaga, sabi nga eh, the more it hurts, the more we should forgive. Ano? Kumbaga, parang ganun. Pero siyempre, I would agree na hindi naman kaagad-agad yun. It will take time. No? Pero yun dapat yung direction natin eh, towards forgiveness. No? How about the others? How about Sister Elvie? Ay, Pastor Bert. Si Pastor Bert. Pato, dalawa kasi ang Norbert Pagyo. Eh. Kaya, Pastor, nagiginig lang. Apo. Go ahead po, Sister Elvie. Eh, kasi po yan, tayo siguro lahat naranasan po natin yon na merong ganun na nangyari sa buhay natin. Mm-hmm. And so bilang isang Kristiyano, we know that hindi po tayo magaganti. Ang pinapakita po ng Panginoon is gantihan mo siya ng pag-ibig. Eh. Katulad okay. po ng kasabihan na binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Mm-hmm. Hindi po ba merong ganun? Oo. Batuhin mo ng ibig sabihin batuhin mo siya ng kabaitan kahit na meron tayong nasasaktan tayo, but we have to do it what is right. Mm-hmm. Di po ba? It's okay. Just showing that we are different from them, so kailangan natin gawin yon because we are different from them. We could love our enemies. Ganun po yung nakikita ko. It's all, parang ano po yun eh, yun ang isa sa mga gusto ng Panginoon sa atin, love your enemies. Isa po yun sa mga dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. It's hard, but we have to do it. Classic kasi yung ano eh, yung kay Joseph. Super classic. Ibang class. Oh, kaya niya mag ano eh, kumbaga. Kaya niya pa rin magpakita ng kindness despite sa ginawa sa kanya. Mahirap. Mahirap pero dapat. Tama po dapat. Ba? Opo, no, dapat. Dapat. Eh, yun yung ano natin eh. Kumbaga, what would Jesus do eh? Kumbaga, yun yung challenge bilang Kristiyano. Matuto tayo magpatawad at magpakita ng kindness. Amen. So, ano na nangyari, no? Si Joseph, eto na. At tinanong niya kung, how is your aged father? You told me about. Is he still living? So, nandun yung pagmamahal niya sa, yung longingness niya sa tatay niya. Sabi niya, sabi nila, nako, yung tatay niyo po, ha, pansin niyo po dito yung words ng mga kapatid niya. Your servant, no, they replied, your servant, our father, is still alive and well. Tapos, ano kasunod? And they bowed down, prostrating themselves before him. Una-una po, pag sinabing, pag, kumbaga sa Tagalog, ganito sinabi nila, ah, opo, gobernador, yung alipin nyo po na ama namin, okay po siya. Sabay sila yung muko. Ibig sabihin po ng prostrating, hindi po ito basta yung bow lang ng parang Korea at saka ng Japanese. Ha? Ito po yung humihiga at talagang nakaano, nakadapa. Kumbaga, in full reverence and respect. O, di ba po nangyari na yung kanyang mga dreams na ultimo yung tatay niya kahit physically hindi present but verbally pinapakita nila na everyone po doon sa Israel, lahat po ng mga Hebrew,
bow sa inyo. Kasi pag hindi po kami nag-bow sa inyo, hindi po kami kakain. So nakita niyo yung power ng Diyos na kapag nagbigay siya ng prophetic dream, nangyayari, mangyayari. Hindi pwedeng hindi mangyari. No? Dito para iangat lang si Joseph. Eh. Kundi para ipakita dito yung picture na kagaya ng mangyayari kay Jesus. Na someday, kahit na anong galit mo kay Jesus ngayon, kahit hindi ka naniniwala, kahit na minumura mo si Jesus ngayon, kahit na ayaw mo sa mga Kristiyano, someday, one day, every knee will bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Hindi po din maiwasan. At tinanong niya, ito ba yung youngest brother niyo? Tapos napansin niyo po nang tinanong niya, mapapansin niyo dito, binless niya. Sabi niya, God be gracious to you, my son, sabi niya. Sabi niya, deeply moved at the sight of his brother Joseph, hurried out and looked for a place to weep. Paiyak na naman siya. Sinakita niya yung kapatid niya. Sinayos yung sarili niya. Sabi niya, o pakainin na yung mga kapatid ko. Pansinin niyo po nung kumain sila, ha? Papansin niyo dito, yung mga Egyptians, no? Who ate him by themselves because Egyptians could not eat with Hebrews. For that is detestable to Egyptians. So, magugulat pa po ba tayo? Eh, noon pa, uso na ang racism. Tama po ba? Pansin niyo yun? Kasi that, akala ng mga tao ngayon, baka akala ng tao ngayon lang racism. Panahon pa yan ni Mahoma, may racism na. At hindi mawawala. Kayo po, sa tingin niyo po ba mawawala ang racism? Ano po sa palagay niyo? Kasi sa nangyayari ngayon. Anyone can ask? Sa akin, unless naging child of God ang tao, hindi mawawala, Pastor, yung ill feeling. Yep. Uh-huh. I would agree, Sister. Yeah. Kasi everybody, lalo na sa nangyari ngayon kay George Floyd, syempre, we all wish na mawala yung racism. Well, obviously, for those who love God, mawawala yung ill feeling and then hindi mo pa practice ang racism. But not for all. Not everybody loves God. And nakalagay sa Bible na in the last days, people will be lovers of themselves. So, prophetic din eh. Na kumbaga, I think, it is my opinion lang naman, I don't know if you will agree with me, I think racism will play a big part pagdating sa end times. Kasi there will be hatred eh. So, kumbaga, imagine nyo, na-emancipate na yung slaves dito pero nandun pa rin yung hatred. Sama ng loob. Yung sama ng loob, yung God. Yes. Yung sa atin kasi, sa Pilipinas, yung pag-lockdown ng mayaman sa mahirap, yung pag-lockdown ng mga taga-Manila sa mga taga-South, yung pag-lockdown ng mga taga-syudad sa mga probinsyano, yung pag-lockdown ng mga nakapag-aral sa mga hindi nakapag-aral, hindi mo siya matatawag categorically racism kasi parehas tayo ng race eh. Pero para sa akin, nagsimula pa rin siya sa racism. Nagsimula siya noong almost 400 years tayo under ng Spanish na in slavery tayong lahat. Ang tawag sa atin, Indio, ibig sabihin mababang uri ng tao. Kumbaga, ang may karapatan lang na kumain ng masarap, ang may karapatan lang mag-aral, ang may karapatan lang mag-negosyo, ang may karapatan mag-impare. Lahat yun kailangan, puti ang kulay mo. Baga Kastila ka. Tapos nung umalis yung mga Kastila, ang natira, yung mga may lahing Kastila. So, dumating sa punto na apektado tayo na kumbaga na invite sa ating katauhan na ang mas magaling maputi, ang mas maganda maputi. Kaya nga buhay na buhay yung negosyo ng whitening cream sa atin. ang artista maputi, matangos ang ilong. Yun yung concept natin ng maganda. Which is obviously nung pagdating natin sa Amerika, hindi pala totoo 'yun kasi lahat dito marami maputi. Pero hindi naman pala totoo 'yun, ano? Pero yun yung parang na pumasok sa katauhan natin. At hanggang ngayon, sa sarili nating bayan ay
yung kulay na hindi maputi, eh, nadi-discriminate. Kumbaga, parang gano'n. Pero, pinanggalingan niya na, tingin ko, racism pa rin. Pero sa ngayon nga, kumbaga, parang, kasi nakikita ko ngayon sa mga, ano, sa mga video, sa Facebook, yung mga nagagalit na doktor, yung mga nagagalit na lawyer, nagwawala sa daan, yung mga nakapag-aral, yung mga artista, nagmumura, nagagalit sa hotel staff, whatever. Kumbaga, mapapansin mo to, ante, matitrace back mo din sa ugali ng Kastila sa atin na parang sila lang yung matalino, tayong tanga, parang ganun. Hanggang sa, ganun din yung nangyari sa Amerika. Sa Amerika, na-emancipate ng slaves, panahon pa ni Abraham Lincoln. Pero 2020 na ngayon, pero may ganun pa rin. Nagpunta kami sa Ohio dati. Kita mo yung pasok namin sa Macy's. Lahat ng tao sa loob ng mall, white eh. Tapos bumili kami ng gatas sa Kmart. Lahat ng tao doon, black. So may area talaga ng white, may area ng black. So pag medyo makukulture shock ka kung galing ka ng California. Sa California pa nga, ano pa yan eh. Ano pa tayo? Blended pa tayo. No? So, ito yung nakita ko doon sa scenario na to, yung mga Egyptians ayaw tumabi, no? Kahit boss nila kumbaga hindi lang nila ma-racial at hindi sila pwedeng maging racist kay Joseph kasi governor nila yun. Kasi nagbibigay ng blessing eh. Kumbaga. So, mapapansin niyo dito yung portion ni Benjamin sa pagkain, no? Mas malaki kaysa doon sa mga kapatid niya. Di ba? So may favor talaga. Mm-hmm. Sa Genesis 44, a silver cup in a sack. So pinabalik niya na yung mga kapatid niya. Sige, umuwi na kayo sa tatay niyo. No? Ang problema, eto, binalik niya na. Pinahabol niya ulit. Sabi niya, abulin niyo yung mga Hebrews. Kasi yung cup ko na iniinuman, yung personal cup ni governor, eh kinuha nila. Ang sabi ng mga Hebrew, sabi nila, very well then, let be as you say, whoever is found to have it will become my slave. The rest of you will be free from blame. O, sabi nila, nako eh, ang problema, nakita, ano, the cup was found in Benjamin's sack. Siyempre, sinetap sila ni Joseph. Hanggang sa, ayun. Kasi tinitingnan ni Joseph, eh, ano ba to mga to? Ibebenta ba nila si Benjamin kagaya ng ginawa nila sa akin? Diba? So, pero nakita niya, nag-step up yung mga kapatid niya. Sabi nila, ako na lang po. Sabi ni Judah, ako na lang. Palayain niyo to. Kasi yung tatay namin, mamamatay sa sama ng loob pagka hindi nakabalik tong bunso niya. Kasi namatay na yung paborito niya, si Joseph. Tapos, eto, mawawala pa. So, ako na lang. So, nakita niya na yung selflessness ng mga kapatid niya. Tapos, ang ginawa niya, no? Sabi niya, dito, sabi niya, tingnan natin ito. Genesis 45, Joseph makes himself known. Nagpakilala na siya. Sabi niya, have everyone leave my presence. Sabi niya, lahat ng Egyptians, alis. Natira lang sa room, yung mga kapatid niya. Sa kanya dun inamin. Siya si Joseph. No? Umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, I am Joseph. Sabi niya, is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Takot na takot sila. Eh, kahit kayo naman eh. Naalala ko lang po si Peter. Iba po pinagkanulo niya si Jesus. Tapos, namatay si Jesus. Tapos nabuhay ulit. Tapos nakita niya. Ano kaya pakiramdam ni Jesus, ni Peter noon? Siguro takot na takot siya. Dahil tatlong beses niyang pinagkanulo eh. Di ba? Ganun din siguro yung feeling nitong mga to. Binenta nila yung kapatid nila, pinagkakitaan nila eh. So, I'm sure takot na takot sila na nakita niya. Sabi ni Joseph, come close to me. Ayan. Tatanungin ko po kayo. Kung meron po kayo nakasamaan ng loob, kaya niyo po bang sabihin na come close to me? Anybody? Sa Tagalog, hindi ka dito. Yakapin kita. Sabi nga ni Sister LB,
Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Nasa garapon. Siguro, Pastor, ano? Papayag na sila kasi may social distancing eh. Kumbaga, meron silang dahilan, ano? Pero po, di ba po ang unang reaksyon ng mga tao kapag hindi sila magkaintindihan? Di ba po, ano? Lumalay. Oops ka. Kumbaga, pagka hindi kayo nagkakaintindihan, lalayo ka na lang. Di ba po? Pero dito, iba yung tinuturo ni Joseph eh. Sabi niya, come close to me. I am your brother, Joseph. The one you sold into Egypt, pinaalala niya pa eh, no? Sabi niya, do not be distressed. Huwag kayong ma-stress dyan, no? Huwag kayong magalit. Magalit sa sarili niyo. No? Dahil binenta niyo ako, sabi niya. Kasi, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Kumbaga. Grabe, no? Grabe itong scene na ito. Alam niyo po, naalala ko nung una ko itong nabasa. Naiyak ako eh. Nang bago akong Christian. Kaya... Naalala ko, Pastor, si Mary Ann, meron siyang CD niyan, pinahinam sa akin, pinanood ko. Talagang iiyak kayo. Kasi live, kita-kita niyo yung pagtagpo ng magkakapatid. Yeah. Si Joseph natin sa taas, umiiyak na siya, nandun pala yung mga kapatid niya sa baba. Mm-hmm. Bago siya nagpakilala, very touching yung scene na yun sa movie. Oh, yung ano yun, yung The Bible, naalala ko yun, yung basta yung lumang, mm-hmm. ano, hindi yung bago ngayon. Ha. Naalala ko ngayon, mm-hmm. yun, napanood ko rin yun, naiyak din ako dun. Eh. Yung na, pumunta siya sa isang room, tapos nahagulgul siya. Oo, oh, sa taas, naging kapatid niya sa baba. Pero, alam niyo, ang maganda kay Joseph, nakikinig siya sa Diyos eh. Sabi ng Diyos, magpatawad ka. Kasi naniniwala po ba kayo na mahirap tayong papatawarin ng Diyos kundi tayo marunong magpatawad? Di ba po? Imagine niyo po, 17 years old siya binenta, 39 na siya nung pinatawad niya yung mga kapatid niya. No, kumbaga, madaming tao na yun, madaming panahon na yun. So dito, no, tapusin natin istorya, niyakap niya na, sabi niya, oh, sige, ano na kayo, punta na kayo lahat dito, dali niyo na si tatay dito. At narinig pa ni Pharaoh, sabi ni Pharaoh, oh, sige, ano na, dali niyo dito yung mga kapatid mo, Joseph, pati yung tatay mo, ibibigay ko sa inyo yung Goshen, yung pinakamaganda. Sabi dito, and bring back your father, your families back to me, I will give you the best of the land of Egypt. And you can enjoy the fat of the land. Wow. Kumbaga, parang si Trump to. Sabi niya, o lahat kayo, green card na. Punta na kayo dito. Mag-migrate kayo lahat dito. At huwag niya kayong magdala. Huwag niya nang dalhin yung mga belongings niyo. Dahil, you can never mind about your belongings. Because the best of all Egypt will be yours. Wow. Galing kay Pharaoh yan, ha? Kumbaga. Sarap nung, ano, sarap nung pakinggan, ano. So yun. But they went up out of Egypt and came to their father Jacob in the land of Canaan. Hindi pa makapaniwala siya ni si Jacob na patay na yung nabuhay yung anak niya. Pero eventually naniwala rin siya kasi nakita niya yung mga pinadala ni Joseph eh. So yun, pag-uusapan natin next week yun nung pagdating ni Jacob doon sa Egypt. Ayan. So natutunan natin sa gabi na to, take home, ibig sabihin ng grace, 'di ba? God's riches. At in Christ's expense, grace is unmerited favor. Grace is something we all desperately need but don't deserve. There is salvation in Egypt. May salvation sa lahat ng lugar kung nandoon yung Spirit of the Lord. Diba? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Tapos dito, nagkatotoo. Nag-bow down lahat ng mga kapatid niya. So sabi natin, one day, every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Ayan. Tapos, tinest ni Joseph yung faith ng mga kapatid niya, pumasa naman. Tapos, in spite of all na ginawa ng mga kapatid niya, ayun, pinaulan na niya ng kindness yung makanyang mga kapatid. Kaya ito po. At magsi 7 o'clock na. Actually, 7:01 na. Tayo po ay manalangin at close down ko po ito. Pagkatapos, kung mag-close dito po,
Punta na po kayo sa Facebook or sa YouTube and then panoorin niyo na po yung entire preaching sa part 3. Sige po, manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you Lord God sa buhay ni Joseph. Thank you Lord God sa mga natutunan namin sa gabi na to. Pagpalain niyo po Panginoon si Tita Fe, si Tita, si Sister Fe Maranan, Tita Fe Dumok, si Sister LV at saka si Pastor Bert Panginoon, si Sister Minnie. Thank you Lord God sa pagkakataon na binigay niyo sa amin every Wednesday na magkita-kita, magkasama-sama at pagpalakasan ng loob. Dalangin namin lahat na manonood ng preaching niyo, Panginoon, ay mabless at mangusap sa kanilang puso. Maraming salamat po. And in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, guys. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Maraming salamat. Kindly watch the ating... Pastor. Apo. Go ahead po. Thank you. Thank you. Thank you po. Salamat po. God. Thank you. Thank you. Salamat po. Papatayin ko na to. Thank you, Pastor Jeff. Thank you po. Bye-bye. See you. Bye. Bye-bye.